Hello mga katropatids! Medyo matagal-tagal na tayo nag-record ng content. Ayan, so dahil busy-busy tayo, mga katropatids, na mga kananay ko sa mga bahay-bahay, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng tahong with cheese. Hello mga katropatids! Medyo matagal-tagal na tayong nag-record ng content. Ayan, so dahil busy-busy tayo, mga katropatids, na mga kananay ko sa mga bahay-bahay, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng tahong with cheese. Ayan, grilled tahong with cheese. Ayan, so syempre, kung gumawa tayo ng ganung menu, meron tayong ingredients. So unang sa ingredients ay tahong. So kailangan fresh tahong. So, fresh from the market of Naik. Tapos, meron ka dapat magdadagdag ng sarap. Magic sarap. Yan. And then, a little bit of black pepper. Yan. Para may kunting anghang. Tapos, pang palinamnam, Eden cheese. Yan. Yan. So mamaya, mga katropatids, ipapakita ko yung step-by-step na paggawa ng grilled tahong with cheese. So, ang una nating gagawin ngayon, since malinis naman na yung ating tahong, so ready na siya for ingredients na idadagdag sa kanya para mas lalo siyang sumarap. So, ang gagawin natin, gamit itong Eden cheese, ayan, i-grate natin ito. Gagadgarin natin, in short, wait lang, kasi babalatan ko pa siya. Ibubudbud lang natin siya. So, gadgad lang na ganun. So, hindi niya na siya i-one by one ang lagay kasi masyado siyang hassle. So, yan lang. So, dapat naka-arrange ng maayos yung ating tahong para evenly distributed yung ating cheese. So, kung gusto niyo na cheesy talaga, so damihan niyo lang ng cheese. Yan. So, see to it na ang bawat tahong ay may cheese. Para pag naluto siya, creamy siya and cheesy. Yan. And then, kapag ka nalagyan mo na ng cheese ang lahat, so, set aside mo na yung iyong cheese. Lagyan mo ng konti namang pepper. So, ganyan lang siya. Lagyan mo lang siya ng konting pepper. And then, konting magic sarap. So, magic sarap. Lagay niyo lang sa palad niyo. And then, sprinkle niyo lang ng konti. So, sprinkle niyo lang yung magic sarap para malagyan yung mga tahong ng tigko-konting magic sarap. Kasi pangit naman pag sobra naman sa magic sarap. Okay, so pag yan, ready na siya for grilling. Ayan, so ready na siya i-grill. Ngayon naman, syempre wala tayong space for grilling talaga gamit yung uling, di ba? So, maliit lang yung space natin. So, ang gagawin natin ngayon, gagamitin natin ang ating lutuan na La Germania. Ayan. So, sindihan lang natin. Ayan. But of course, gumamit tayo ng ating screen para hindi mahirap ang pag-grill. So, hihinaan niya lang and then ready na siya. So, nasaan ang aking tongs? Okay, so, lagay na natin one by one ang ating tahong with cheese. So, di ba? Tignan niyo naman mga katropatids. Ayan. So, as easy as that, magkakaroon na kayo ng masarap na menu. So, syempre tayo kasing mga working mother, dapat paminsan-minsan ay meron din tayong mga pasabog ng mga recipe. Para kahit weekends man lang, ay may masarap tayong maihain sa lamesa.
Pwede siya sa pika-pika, pwede siyang ulam. Yan, kakwentuhan ng iyong mga friends, mga workmates, pwede siya. And hindi siya the usual na mga nakaahain sa ating mga table. Hello mga katropatids! Ayan na siya. Natapos na ang ating grilled tahong with cheese. Ayan. So, ready to serve na siya mga katropatids. Looks yummy! Ayan. So, lalagay natin siya dito mga katropatids sa ating table. So, ready to serve na ang ating tahong with cheese. Ayan. Diba? Very easy. So, worry no more kung wala kang ihawan sa labas or wala kang oven. So, pwede mong gawin sa loob ng bahay. So, pwede kang gumamit ng screen or pwede ka rin gumamit ng iyong frying pan. Ayan. Bye mga katropatids! Enjoy! Thank you.